Hi guys, welcome back. Happy blessed Sunday everyone. Maya paabak po kay kayo man. So, ako po may gobra and not working today. Because if I'm working and after that I clean here in our house and I'm ironing, I was everything. I'm very tired. So, ito po ang shower ng aking jowa. Meron po akong sarili. Sa akin okay naman po. Napakahirap din po na lalaki. Walang alam, lalo na po ang puti. Kahit naman ang mga Pilipino, madalang lang yung mahilig sa bahay, matipag. Halos lahat, pinag-obligasyon sa babae. Hirap din ang babae, guys, no? Hirap ng lahat, trabaho, luto, lahat, baba, plancha. So, ayan, nililinisin ko na naman ang inodoro niya. Dito tayo. Guys, ayan, inodoro. Happy blessed Sunday! Ito po ang aking amusal. Hindi pa po ako nag-amusal kasi nakita ko tong toilet at shower ng aking jowa. Ang sabi ko, hindi mo ba nakita ka yung shower mo, maraming mold. You cannot see your own shower. I said, every day, if you make shower, it's very easy. You have brush, and then even you make shower, you do that. Like me, if I make shower, I maintain, I make brush. At least, it's not a big problem, you know, and not big damage. Siguro hindi po ginagawa, kaya ayan na naman, ang dami na naman pong mold. So, ikaw na ulit ang naasawa, linisin mo. Tara na po, samahan po ninyo ako sa toilet. Ito po ang aking amusal. Hindi pa ako na-amusal, guys. Kahapon nagmasad po ako, dalawa katao. Kaya pagod ang lolo, walang pahinga. Kahit na hindi na nagtrabaho, tutusin po may trabaho ako every Sunday. Hindi na po ako na, kasi po hindi na pa kaya ng katawan po kasi maglilinis ako ng bahay, tapos mamamlantya, maglalaba. So, ang bigat sa katawan. So, diba, nang sana kung bata-bata, diba? So, ito. Yan. Ay, Lord. Ay, inis ako sa totoo ko lang. Yan. Inisin. At tapos babaran mo siya. Para mawala ang dumi. Tatlo po ang toilet namin, so linisin ko na lang mamaya kasi hindi naman po ganun. Ito ang marumi, ewan ko ba. Asawa ko lang gumagamit. Jowa lang gumagamit. Hindi ba may ito. Gets po ito. Yan. Mahirap ang babae, guys. Lalo na kung tamad ang jowa. Walang alam sa loob ng bahay. Sabagay, hindi lang naman po puti. Kahit Pilipino, madalang na yung masipag. Pakahirap ng babae kasi ako naranasan ko. Lalo na kung may mga anak. May asawa ka. Ay, nakuhirap, guys. Sa totoo lang. Sa akin, mas gusto ko pa yung maging lalaki ako, guys. So, ayan. Ibinisin natin. Para naman na magandang tignan. Natin yung nababaran para mamaya para tumalab po ang blit. Nampay na ang lola. Trabaho dito, trabaho dun ako.
Imbis na ipahinga ko na ang Sunday, ganun din. Hindi rin ako napapahinga ka. Ang kanyer na. Para natin siya. Yan ang paglilinis. Tapos mamaya tingnan natin. Good guys, pabayaan muna natin siya mababad. Ipras ko na siya. Ipras na natin. Tapos pabayaan natin siya. So, dito na tayo, guys. Grabe. So, guys. Kailangan ko lang nilinis to. Tamad-tamad ako. Hindi rin nakikita. May mata naman. Ayaw lang linisin. Kadali lang ito guys. Habang naliligo ka, may maintain mo lang. Ito yung brush. Basta may brush ka. Maintain mo lang habang maandar yung tubig na naliligo ka. Ganyan mo lang siya. At least hindi siya grabe na sobrang dumi, diba? Madumi man siya, madumi yan man siya. Hindi ganun. Terrible. Hindi ka kaya nito na gusto. Mahirap ang maging babae lahat obligasyon mo. Papagbalita rin nga lang magsuto ko ng lalaki. Hirap guys.
Okay guys, samahan niyo ako. Ito ang aking amusan. Hindi pa ako nag-aamusan nito guys. Hindi yan na-anola niyo. Ayoko kasi guys ng marumi. Kahit pag napagod ako, kahit sa Pilipinas, naku, putak ako ng putak, ayoko ng marumi. Kasi tao ko lang guys. Pero ewan ko, meron po mga babae na natitiis yung dumi. Hindi lahat ng babae guys matipag. Pili lang. Ako hindi ako makapagod, hindi ako makapagod lang ako ng bahay. Dalawa nga kami mag-jowa, pero I can't imagine guys. So sarado ko muna to guys, itong salami nilinisin ko rin. Ayan. Bigyan natin siya ng jeep. Guys, kailangan yung mga bakad-bakad din linis yun. Para na malinis. Hindi siya nang nalawan. So, ayan. So, alinis na siya. Gagawin ko eh. Kahit nalinis na siya, mababaran ko pa yung cheddar ng CLR at blitz. Para mula yung iinitin. Kasi yung pong itim-itim na ito, nasa plastic, hindi po nga tanggal. Importante na, lumis na siya. So, so, babaran natin siya, guys. Kahit naninis na, babaran natin siya ng CLR.
Ulti mo si Al-Anemon. Diyos ko. Grabe. Di mapalinis. Ngayon, kadali lang linisin. Aba naliligo ka pa, ma-maintain mo ang technique dyan. Aba naliligo ka, i-maintain mo, i-brush mo, lagay mo sa paa mo yung brush. Lagay mo ito sa paa mo. O kaya ba naliligo? Ganyan ka lang, ganyan pa. Hindi. Grabe. Grabe madindumi, di ba? So, yan. Lagyan natin sa sili. Mga gilid-gilid, guys. Parang malinis na malinis siya. Hindi na si LR. Lagyan ko din siya ng blitz, guys. Para mamaya, eh. Malinis na malinis. So, ito. Ito po yung blitz. Dalawang klase yung nilagay ko para mawala yung itin. Kasi po ito, meron pong plastic, hihirap ang gabi. So, kung hindi mo siya i-maintain, talagang dudumi siya guys. Eh, kung tabang-tabang ka talaga, ang bahay mo talaga dudumi. Ano ko ba? Para akong baby, lalo na sa umaga. Ako, doon ako makisimplisan at kasakit ng vertigo pag galing lahayan ay gamit guys. Puta ako ng puta. Kasi, ayoko nang marumi guys, sa totoo lang. So, ayan, guys. Nalinis na ko, kuskus ang gula lang mamaya. Kuskus ang gula yung salamin. Tapos lagyan natin na, dadry natin mamaya. Lagyan natin siya ng vinegar. Vinegar is the best. Yung pure na vinegar, guys. Huwag nyo nalagyan ng tubig, mura lang naman ang vinegar. So, yan. Lagyan natin siya ng vinegar mamaya. Yan. Ayan na siya guys, malinis na. So, mamaya na lang, tingnan natin to. Taktan natin para yung blitz at saka yung CLR ay tumalap. So, dito na tayo sa lababo guys. Dito na tayo sa sink. Yan. Yan guys. Grabe. So, can imagine. Tingnan nyo. Binabarang ko yan, guys, itong samba. Yan, binabarang ko itong mga gilid na. O, ayan, nakikita nyo yung dumi. Ayan. Ayan, kita nyo? So, babarang nyo siya ng blitz. Tapos, doon nyo siya isisim. Doon nyo siya kukunin ng ganito. Lola ninyo, pasensya na kayo, guys, ha? Init. So, yan, binabarang ko po siya nito habang naglilinis ako sa shower. Tingnan nyo yung dumi. Ang ex ko po malinis sa bahay, ex-husband ko noon. Kaya lang, mas gusto ko na yun kasi maputak po masyado yun. Kaya para ako na-stress. Saka para ako magkakaroon ng sakit sa puso. Yung aalis ka lang, may pupuntahan ka lang, bawal pa yung makipagkapit bahay. Kaya may tinatawag sa task, kinahihiya ka sa tao. So, mas gusto ko na to kahit medyo tamaritis, ikaw nga. Masipag naman sa trabaho at importante, hindi ka naman nagugutom. So, ito guys. Ayan. Tignan nyo to. Ayan siya ha. Yung gripo. Alam niyo yung mga gripo. Yung mga sulok-sulok. Ayan. Ilagyan ko na siya. Para malinis. Tapos ibabrush natin. At hindi. Sobrang dumi. Malinis na malinis siya guys. Dapat na kung tutuusin eh. Rest ko ngayon, dapat tahinga lang ako. Pero, hindi naman magawa rin, hindi naman sumak. Ganun din. Mabuti pa magtrabaho ka na lang. Hindi mo rin naman matiis yung bahay mo na marumi. So,
So, lahat yan. Okay, tanya, magilid-gilid. Kahit yung magilid-gilid, yan linisin nyo. Para malinis. Hindi lang yung nakikita nyo siya nilinisin. Pati gilid, yan. Kagaya nito. Diba? Oh. Nauwi kami sa Pilipinas. Yung isa kong panganay, wala pang bahay. So, bibili kami ng lupa, papagawa kami ng apartment doon. Tapos doon na lang namin siya paggagawa ng bahay. Baka po kasi niisip ko, hindi kami magkasundo. Dahil ayoko po kasi ng number one ay marumi. Ayoko nung nakagising ako, tapos gigising sila tanghali na, ay naku. Kahit mga anak ko sila, hindi kami magkakasundo kahit na magkakasama kami. At mahal ko naman yung pamilya ko, mga anak ko. Eh, may kanya-kanya na silang pamilya. So, mas maganda yung hiwa-hiwalay. At least wala ka nang, okay, sa akin, walang problema. Sanay na ako sa kanilang kaso. Ang nagbitay ang yowa. Diyos ko, baka doon lang kami. Baka doon kami magkahiwalay dahil sa kakaputak ko. So, mas maganda na yung sabi ko, pagawa niya ng bahay. So, wala namang problema sa kanya, guys. Nakaplano na po lahat. Kasi hindi po namin mapagawa ngayon dahil wala pong tao, tatao sa bahay namin. Kaya po, gusto sana ng matanda, ang jowa ko, eh, magsama-sama kami. Eh, iniisip po, baka hindi kami magkasundo-sundo. Dahil number one po kasi ako, number one sa akin, ayoko po, guys, ng marmi. Yun po ang inaalala ko, baka hindi nila makayanan ang ugali ko. So guys, yun yun. O, diba? Nabara na ang toilet, napakalinis na ngayon. Mamaya kukuskusin natin ng vinegar to. Vinegar para mabango siya, guys. So yan, napakalinis na niya. Mamaya, rinisin ko itong salamin. Ito lang extra ang basahan dito. Sandali lang guys, saan kuha ako ng basahan. Ay, naimbihan na ako. Sa totoo lang. Kumulang po ako nito guys. Tsaka ito yung basahan. Inisin ko po ito sa lamin. Trabaho po ako sa Cyprus, guys. Naku. Napakatindi ng amo dun. Ultimong time, gusto nila kumikin ng malinis na, pero marumi pa sa kanila. Ay, Diyos ko, grabe. Grabe ang magtrabaho sa ibang bansa, guys. Depende po sa magiging amo. Ang amo ko, Greek. Malinis na po kumikin ng na para sa akin, ha.
Pero ang gagawin niya, papaulit niya pa. So, ito pwede rin po sa toilet. Kasi dry naman siya, so para kuminam. Kasi po para sa salamin po ito. So, ayan guys. Linis naman siya. So, matutuwa na naman itong jowa. Mamaya ako lilinisin yung bathroom. Yung shower niya. Kasi binabaran ko siya ng bleach tsaka CLR. Kasi po yung mga gilid, usually po, ang hirap pong tanggalin yung mga plastic na sa loob. So, doon po sumasaksak lahat ng mold. Kaya kung hindi mo siya, i-maintain talagang papasok po lahat ng dumi doon. Dapat nung sa simula-simula, na-maintain na siya. So, yan. Malinis na siya lang. Malisin na lang. Malisin na lang ako, guys. At babalikan ko na lang siya mamaya. Ibang lugar naman ako. Ayan. Kumikilang na naman ang aking kuha ng jowa. Ayan. Salamin, maayos na naman. So, ito ang toilet, guys. Ayan. Malinis na siya. Nakababad din ng CLR ng bleach yan. Bayaan ko siya tapos babalikan ko dati mo. Ayan, malinis na siya guys. So, balikan na lang natin mamaya. Pati po yung shower. Babalikan natin yan mamaya. Tinan nyo, oh. Ayan. Kukod ko rin ko mamaya yan guys. May blitz po yan, tsaka CLR. So, ayan. Tapos po ang banyo namin. So, kailangan malinis. Minsan kahit pumuna yung basura, hindi pa niya itatapak. Ay, na-indian na talaga ako sa totoo lang, guys. Pumuna ang dalagyan niya. So yan guys, malinis na dito. Babalikan natin siya mamaya para linisin yung binabadan ko. Kasi sobrang dumi. So punta tayo guys sa isang toilet. Sandali lang po guys, ah. Baba ko lang to. Balikan ko kayo.
sa sarili kong shower. So, abamaran natin siya, guys. Magigilid ito. Babaran niyo muna bago mo tirahin. Green already, you're not done. You need to maintain that. You have brush there. When you make shower, you brush, brush, brush. This is not big problem. Too much mold. So I put like this. So leave it like that. Diyan muna natin siya, guys. So dito muna tayo sa salamin. Not having shower. Ayan. Dito na tayo sa lababo, kapatid. Nag-isip ko lababo. Thank you.
beer na. Pagod, guys. Naayos ko lang po yung mga abubot. King Shablitz. Ayan, malinis na yun, guys. Naayos ko yung mga abubot. So, dito naman tayo sa bathtub. Darling, yep. Can you take the plant there, outside, please? Thank you.
banyo naman tayo, guys. Yan. Ito ba yung gamit ko, Blitz? Guys, ang gagawin nyo, bababaran nyo muna siya. Pabayaan nyo ng mga ilang minuto. Tapos doon nyo po siya linisan. Para po tumalab yung ito, tsaka yung kumpredo CLR. Kasulok-sulukan, guys. Yung pinakatag, nakatago. So, yun yung punang bit. Tamalin siya lahat. Kaya yung ginagawa ko. Kita nyo, oh. Sa Pilipinas, kasi hindi po ganyan. Pag lalo na sa bahay lang. Malinis na siya.
Tignan nyo yung gilid-gilid ng mga tiles, guys. Linisin nyo. Yan. Ito nyo po ito. Ayan. Two-way na ito, guys. Yan. Linisin nyo. Kasi dyan na sa itsura ko, kagigising ko lang po. Hindi yan na kasi ako. Hindi pa ako nag-amusal, guys. So, gusto ko. Yan. So, ayan, guys. Mamaya lalampasuhin natin siya. Wawalisan ko na muna. So, ayan, pakita ko sa inyo. Toilet. So, tinan nyo po ang tinan nyo po yan. Yan. Diba? Yan, malinis na siya. Kumikin ang. So, mamaya kukuskusan ko siya ng vinegar. Vinegar. Ayan po ang lababo. Malinis na rin. So, yan lahat. Ito po yung bathtub. So, kuskusan lang natin ng konti. Dadry natin yan. Lagyan natin siya ng vinegar with a dry cloth. So, yan. Yan. So, yan guys. Ito tayo sa isang toilet na naman. Toilet pang visitor. Siya guys. Yan. Ito isang toilet dito pang bisita po yan guys. So, ang gagawin ko, bababaan ko muna siya ng blitz. Kasuluk-sulukan guys. Importante. Babaan nyo siya ng blitz. Tapos mamaya nyo linisin. Ganun ang technique yan. Ito po yung importante guys, yung alam nyo po itong sulok-sulok na yun, yun. Huwag lang po yung nakikita natin guys. Yan. Yan yung po nagtatrabaho. Nagtatrabaho na rin lang guys sa iba. Sa bahay o kung kami. Eh, gawin nyo na rin para sa bahay nyo para perfect. So mamaya na lang guys yan. Bayaan ko muna siya. So, gabalis ako. Tapos maglalampaso. So, tinan nyo ang floor, guys. Tinan nyo ang floor. Ang dumi-dumi. Yan. Kita nyo. So, ayan po yung bathtub. Nalinis ko na lahat. Pati itong shower ko. Ang hirap ang kamay ko, guys. Tapos itong lababo. Yan. Malinis na po ang akin. Yan po yung sarili kong shower. So, ayoko nang marumi, guys. So, ang gagawin natin, itong mga bagay na to, lagay ko na lang dito para hindi kalat-kalat. Tapos itong salamin eh. Itong salamin na ito, lalagyan ko siya ng vinegar, guys. Para malinis. May tao man dumating, hindi nakakita yung bahay mo, guys. Kasi parang nakakabigat sa buhay yung mga madumi. Tapos eh, ang ganda-ganda mo. Ganda-ganda mo, ang ayos mo sa itsura mo, tapos ang pamumahay mo, pangit. Ay, naku. Pangit, tapos dugyot. Ayoko po ng ganun, guys. Gusto ko po malinis lahat. Pwede mo mga alam man to, yan, yan. Yan, pwede mo nga. Kailangan linisin. Pagod ang lola. I'll take the pot back. Ay? I'll take the pot back. Okay na. And I'll get some bread. Okay na. You buy coke, darling? Coke. The big, yeah. So, mamaya, kuskusan ko lang ito. Salamin, tapos idadry natin, guys. Ayan. Kuskusan natin yan. Ito po ang aking mga bagay. Ayan. Ito po mga abubot. Ayan. Sa buhok, tsaka sa, hindi naman po ako may makeup eh. Linis lang po ako. Masaya na ako. So, ingat na lang guys. Please, subscribe my YouTube channel. Pasensya na po. Mamaya po eh, ironing na naman. Pagkatapos ko po maglampaso, ironing na naman. Ang hirap guys.
Hindi nga ako nagtatrabaho ng Sunday, pero nilalaan ko po dito sa Sunday sa bahay. Kasi po, daming labahin, tapos mamamlantya ka. Tapos iyan nga, sabi ko sa jowa, nililis ko na yung shower niya. Sabi ko i-maintain niya. Kasi pag may ganito ka naman, tsaka meron kang jeep. Ako kasi ang ugali ko guys, abang basa ako kahit na may shampoo o may kuha ng mukha ko. Kahit basang-basa, ang ugali ko po. Kahit makapikit po yung mata ko, gumaganyan po ako sa wall. Guys, tapos especially sa floor. Lalagay ko po ito sa floor, tapos gaganyanin ko sa paa ko, lalagyan ko siya ng jeep. At least na ma-maintain siya, di ba? Kasi kung pababayaan mo, ganun lang naman ang technique. Ewan ko ito sa jowa ko, bakit sabi ko sa kanya ganun ang gawin. Tamaritis din. Ko. Hindi rin niya nakikita. Ay, naku, yung beer na ang lola. Ingat-ingat guys, pasensya na kung may nasasabi ako na kwan, yun po para sa akin, tabi-tabi na lang po, wala naman po akong binabanggit na pangalan, huwag kayong mag-guilty. Kasi po, guys, ang buhay hindi natin alam, ang bukas, lalo po may virus, wala po tayong kapangyarihan na malalaman natin kung ano mangyayari sa atin. At sabihin natin sarili natin ngayon, malakas tayo. Oo, minsan dumarating sa atin yung sa isipan na. Pero hindi po natin hawak ang buhay natin, guys. Kasi kahit, imagine, kahit nga malakas, kahit nga mga doktor na namamatay eh. Tayo pa kaya pangkaraniwang tao lang. Yung mga doktor na yun, natatamaan pa ng virus. Kaya sana maging mabait tayo sa kapwa. Kung ano man mga nakaraan, ano man, yung mga alitan o anumang bagay, kalimutan na yun. Kasi isipin na lang natin sa isa't isa kahit papano, hindi naman kriminal yung tao na inaaway mo. Kahit papano, nagsama-sama kayo ng maayos, nagtulungan kayo. Yun na lang ang number one natin iisipin sa isa't isa. O kayo man, pampayo ko lang guys, kailangan maging mapagkumbaba tayo guys. Kasi kung ano man ang meron tayo ngayon, tandaan natin, hindi po ako madre guys at hindi po ako pastor. Hindi po ako nagmamarunungan guys. Ito po ay sinasabi ko lang na pawang katotohanan. So, nasa sa inyo na lang po kung gusto niyo akong pintasan o hindi niyo po ako pakinggan o bahala na po kayo. Pero ganun pa man, kung ayaw niyo man po yung vlog ko, okay lang po. Pasalamat din po ako kahit papaano pinanood nyo. Kahit hindi nyo po sinubscribe, salamat din po. Pero kung pipintasan nyo lang at igaganon nyo lang, wag na lang guys. Wag nyo na lang akong sundan. Kasi kahit papaano, nakakasakit din po ng loob. Kasi wala naman po akong ginagawang masama. Lalo na ako po, pagkatapos ko po sa trabaho, dito lang po ako sa bahay. Hindi ko po kasi ugali yung guys. Yung kahit nung pong dalaga ako, kahit po nung malilit yung mga anak ko, alam mo ng ex-husband ko yan noon, hindi ko ugali po yung punta sa bahay na may bahay para mag-ganon o makapag-plastikan o makapag-tika tapos pagkatapos yung ikitismis kapag nagpapayo ka na bilang kapatid, payuhan mo, ano, parang masama ka pa. So, hindi tama yung ganon guys. So, kailangan tinitingnan nyo rin yung mga tao, yung ginagawa ng tao. Kung nakakabuti ba o hindi, huwag nyo masamain. Huwag yung awayin. Kasi po, hindi maganda. So, ang may kukuhan ko lang sa atin, sa isa't isa, sa inyo man, o sino man, mas maganda yung mababa ang pagkalooban, huwag tayong maging mataas. Ako, patawarin ako ng Panginoon, hindi po ako perfecto. Bisan kasi po, Lord, na kapag salitaan ko nang dahil po, una po sa lahat, hindi po nagagaling sa akin ang unang gulo o anumang issue. Kasi po dito, tahimik ako. Wala po akong maririnig. Wala po akong alam. Ganun po ako. Wala, hindi ko po ugali kasi yung... Pag nakipagkaibigan po kasi ako, totoo. Hindi ko po kasi ugali yung nakikipag-smile, tapos pagkatalikod, chichismis ka. Hindi po ako ganun. Mabuti pang sabihin mo sa akin sa harapan. Ayoko kasi sa lahat ng ganun, guys. Sana, maging maayos ng lahat, ang maging kwan na dahil hindi natin alam ang buhay natin. Lalo na ngayong panahon na ito, dami nang namamatay. Baka one day dapuan tayo ng virus. Kahit gano'n pa tayo kalakas. So, yun na lang number one ang isipin natin.
Kahit ano pa ang karanihan na buhay mo ngayon o natin lahat, mawawala yan guys. Pag tayo nagkasakit, pag tayo natigok. Kaya ang kagandahan lang ng kalooban ang madadala natin. Di natin madadala yan sa kamatayan, yung pera, ginto, bahay, alahas, or what else, sasakyan, lupa. Hindi natin madadala yan, iiwanan natin yan guys. Kaya maging mabait na tayo lahat sa isa't isa. So, pasensya na lang din kung meron akong nasasabi na hindi naman kung tinatamaan yung iba, eh, pasensya na rin. So, sana guys, huwag kayo magsawa na panuuri ng aking subscribe at pakisubscribe na lang po guys. So, ako po may tinutulungan po kasi akong tiyahin na every month tinutulungan ko. Kahit minsan hindi ko na po kaya, kahit walang-wala na po ako. Kasi hindi pa po talaga ako, nag-umpisa na po ako ng magmasad. Eh, siyempre meron din po akong sariling pamilya na tinutulungan. Hindi naman po pwedeng lahat iasa sa jowa. Kasi kawawa din tao, di naman niya napapagod. So, yun po. Tinutulungan ko po yung aking tiyahin, sinusuportan. Kasi anak niya may cancer din sa suso. Tatlo po yung anak niya, doon po ako lumaki, tapos sa grandmother ko. So, hanggat makakaya ko habang may buhay pa siya, tutulungan ko siya guys. Ang pera kinikita naman po yan guys eh. Hindi naman po basihan yung paramihan ng pera guys. Para po sa akin, kahit wala akong ganong pera, importante po nakatulong po ako. Ang tinutulong ko po hindi alam ng asawa ko. Kasi hindi ko na po inaasa sa jowa ko yung mga ganyang bagay. Lalo na po yung mga pangangailangan ng aking anak na halimbawa, eh, ang jowa ko kasi ang ugali niya, papadala siya ng pera. Kumbaga sa sinigang, eh, sa kanya karni lang. Sa akin na yung mga sahog. At pag halimbawa nagkasakit yung mga apo o what else, sa akin na po lahat yun. Kaya mas magastos po yun sa akin. Pero masalamat pa rin po ako kasi maunawain po ang aking jowa siya. Napakabuting tao. Kaya hindi naman po siya nagsisi sa akin guys kasi minahal ko po siya ng talagang totoong tapat. Wala po siya masasabi sa akin at swerte rin po siya sa akin. Kasi napanagmahal ko ako talagang diretso. Hindi po ako yung tao na palikuliko. Lalo na ako po, tumatanaw ako ng utang na loob sa aking asawa. Kasi po, magmula nang namit niya nanay ko, sinuporta niya dahil may cancer nanay ko. Kaya, napaka swerte kong tao na binigyan pa ako ng pagkakataon na makakita ng asawa na napakabuti at maunawain. Guys, ang ibang puti, hindi po lahat ganyan. So, blessing na po para sa akin. Papasalamat. Kaya, thank you Lord. Bago po nawala ang nanay ko, talagang siguro pinag-pray niya po. Kasi yung po ang sabi sa akin, sabi niya gusto niya raw bago po siya mamatay. Bago niya ako iwanan, makita niya na maayos ang kalagayan ko. So, yung pong pangarap niya ay natupad, Lord. Natupad po lahat. So, nakakaiyak pero naging totoo po lahat. Kaya wala po imposible sa Panginoon, guys. Okay, mawala ng pag-asa. Iniwan po ako ng nanay ko kasi nagtampo rin po siya kasi umalis. Lagi po kasi ako nag-a-abroad guys. May cancer siya, nasa Cyprus ako. Kasi ako lang po ang breadwinner guys. Dalawa lang kami magkapatid. So imagine, widow ang kapatid ko nung napunta ako sa Cyprus, namatay asawa niya. So bago namatay ang magulang ko guys, talagang blessing ang kapatid ko, nakapag-asawa na mabuting tao din. Hindi man mayaman pero napakabuting tao din. Hindi naman po kailangan yung yaman, guys. Aanin mo naman yung yaman. Kung yun ang mga asawa, may binubugbog ka. Kung naman asawa mo, niloloko ka. Di ba? Mas maganda yung kahit hindi mayaman o ano, matanda o importante yung minahal ka ng taos kalooban at matinong tao at minahal mo siya. Yun ay malaking blessing na po. Kaya, payo ko lang po sa inyo, guys. Okay mo wala ng pag-asa. Tinin nyo ako. Ibinabahagi ko lang po sa inyo lahat ang aking buhay, tamang katotohanan guys. So pinakikita ko po sa inyo lahat, hindi po ako nahihiya. So pasensya na sa may mga ayaw, so salamat din. So salamat guys at nandiyan kayo lagi. Sana pinapanalangin ko na wala naman po imposible sa Panginoon dahil lahat po ng
iniling ko ay natupad naman. So, sana magkaayos-ayos ang lahat. At sana po eh matapos na ang virus sa buong mundo dahil para po lahat ng mga tao. Ang dami na po namatay, nagkasakit, ultimong doktor o what else, di ba? Hindi natin pwede sabihin sa atin, hindi natin hawak ang ating buhay. Sana matapos na po yan para mabalik na po sa normal ang buhay ng tao. Lalo na po yung, can imagine, napunta po kami ng Perth. Ang lungkot po ng airport, guys. Imagine yung pong mga nag-business, kawawa din. Paano po nila binabayaran yun sa buwan-buwan, every week or what else? Kasi dito po weekly, hindi po kagaya sa atin ng monthly. So, kawawa, guys. Alam mo na, pinapanalangin ko rin po lahat yung guys, hindi lang po pang sarili. Maniwala kayo at hindi. Lahat po tayo, lahat po guys, sinasama ko sa panalangin ko sa malaking dinan. So, see you guys. Maraming salamat. Lagi niyong tatandaan habang may buhay, magpag-asa, smile lang, and lagi magdasal. Love you all. Bye-bye. Mama.